kulitan. Tawanan. All in one. Kasama si Rico Baby. Energy sa umaga. Saya ngayon. Parang feeling ko lahat tayo malaya na ngayon. Ganun ba talaga ang feeling kapag magre-resign na? Diba, aminin natin mga bangga kasi hindi ano mo makaka-relate ano yung mga bangga natin mga nakapag-resign na sa trabaho. Diba, iba talaga yung feeling kapag last 2 weeks mo na, last 3 weeks mo na. Pero iba yung feeling kapag last 2 months mo pa. Diba? Pumisa, kailangan mo na ng atsara kasi ano, suyang-suya ka. Shara, sa lahat mo ng mga pangga natin. Ano, nakapag-resign na sa trabaho pero yung mga last weeks nila parang ang saya-saya. Yung parang may mga pa-farewell. Farewell talaga, hindi mo pwedeng farewell. Yung ano, kasi alam niyo kung bakit masaya mga bangga? Masaya kasi andyan yung mga taong magre-resign na manlilibre ng pagkain. Di ba? Andyan yung mga taong magre-resign na kung minsan kapag meron kayong alitan, nagkakaroon ng patawaran. Di ba? Oh, pero iba pa rin talaga, no? Yung mga taong ano, mga bangga, yung mga aalis ang kumpanya na parang walang iniwang maganda at saka mabuting alaala sa company. Yung kapag maraming inaway, sigurado ko marami sa mga ka-office mate ang malulungkot. So ngayon si Boy Cam, ang tanong! Dahil siya'y magre-resign sa trabaho, mga Energy MM employees! Ang tanong! Malulungkot ba kayo? Uy, tanungin natin ha, yung mga nakakilala kay Boy Cam, mga pangga, dun sa mga nanonood sa ating ngayon, kayo ba malulungkot kapag si Boy Cam nawala sa Energy FM? Oh, at lilipat siya sa Adonis? Oh, nga, yung tipong noon, nakilala niyo si Boy Cam dahil siya ay naka-long sleeves na polo. Tapos magtingin niyo kay Boy Cam, pag nakita niyo siya sa susunod na employee, naka-brief lang. Kaloka. Anyway mga bangga, 9:26 tamang oras. Bati muna tayo sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayon ha. Batiin natin na isang maganda. Good morning! Nakatutok sa atin ang Gab family, lalong-lalo na si Ate Doris Gabs ng Hong Kong. Hello, hello there at sabang hello, kaway-kaway naman sa Fernandez family. At syempre hindi naman daw papahuli. Kahit may tinga pa sa ngipin, always nakatutok sa Energy FM si Ate Leilani Bernardo. Hello din kay Vance Amoyan. Ganda morning! At syempre, andyan din daw ang always napaka-lovely. Lovely sa umaga at gabi, si Lovely Encrinal. Hello po sa inyo. Buti na lang, no? Encrinal ang apelido niya. Hindi ka maging criminal. Sabi niya dito, Boy Cam lang ang malakas. Oo naman, grabe kayo. Malakas yan si Boy Cam. Sobra. Ay naman. 9:27, tamang oras. Ready na ba kayo sa ating pag-uusapan? Oh, dahil exciting talaga magiging topic natin ngayon mga bangga. Ito ay patungkol sa lahat ng mga magre-resign sa kanilang mga trabaho. Na kung minsan magtataka ka eh, no? Bakit ngayon? Oh, hindi ka ba excited sa 13-month pay? Aminin natin mga bangga, o bihira sa mga ano mga empleyado nagre-resign na pa-December. 'Di ba? Karaniwan ng months ng resignation January, 'di ba? February. Alam niyo kung bakit alam ko 'yan? Ganyan ako. Kaya pansinin niyo lahat ng mga ano ko, sa resume ko, lahat ng mga end month ko ay puro ano January o kaya February. Pag nakakubra na ng 13 month pay.
Oh, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga dahilan ng mga Pinoy kung bakit sila nagre-resign sa trabaho? Aba, comment na sa ating live feed ngayon. Live na live tayong napapanood. Ayan ha, sa Facebook fanpage ng Energy FM. At syempre, sa lahat din ng mga official Facebook fanpage, DJ Rico at I am Rico. Hello, good morning sa inyo. Eto, isa-isay na natin ang mga comments nila. Eto, sabi ni Carla Chua, DJ Rico Baby, dahilan ng mga Pinoy kung bakit sila nagre-resign sa trabaho dahil not satisfied sa trabaho. May mga ganyan talaga, di ba? Yung parang feeling nila, hindi na sila masaya. Yung kulang. Okay, pagka ganyan ang reason, mga aalis sa inyo, mga pangga. Next na mag-hire kayo, bigyan nyo na sobrang daming trabaho. O para masabi naman nila na masatisfy naman sila sa kanilang mga trabaho. Di naman kaya pagka ganyan, bigyan mo sila ng mga tambak na trabaho. Pero syempre dapat, kapag nagbibigay kayo ng trabaho sa kanila, kung tambak man ang ibigay nyo ng trabaho, dapat tambak din ang sweldo, di ba? Oo, kasi kung minsan talaga mapapasabi ka na lang, bakit ganon? Hindi ka naman nagkukulang sa trabaho, pero ang sweldo mo nagkukulang. Diba? Uy, Lara Hill is watching. Si Dean, say hello, hello. O, eto ba ha, dahilan ng mga Pinoy kung bakit nagre-resign sa trabaho, sabi ni Faye Lara. Dahil hindi kasundo ang amo. Totoo, diba? Kung minsan talaga, yung gusto mo yung trabaho mo, pero yung amo yung nagpapatoxic sa'yo, diba? Minsan kasi may mga amo na talaga nga namang letter K. K-U-P-S. Kayo na lang magtuloy. Pero meron din naman mga amo na mabait, diba? Mabait lalo na kapag bet ka. Nasubukan ko yan. Nabetan ako ng amo ko. O yung tipong sabi ko, ayoko na. Pero ino-offeran niya ako. Pero ayoko na talaga. O kasi hindi na ako masaya. Eh, ganun talaga akong ano. Oo. Gusto yung pangalanan ko? Ayoko na. Ay, si Joyce Bernabe is watching from Bacolod City. Hello sa'yo. O sa mga nakatulog naman sa atin sa Facebook Live, ano-ano nga ba mga dahilan ng mga Pilipino? O ng mga Pinoy kung bakit sila nagre-resign sa trabaho? Dali, comment na. Sabi ni Romeo, Abihar Jr., mababa ang sahod. Yung 10 years na ako, yung pa rin ang sahod ko. Huwag kayong ganyan. O dapat alam nyo, para mahalin tayo ng mga empleyado natin, dapat mahalin nyo rin sila, di ba? Ganun yun eh. Alam nyo yung relasyon natin sa mga employees natin, parang dapat relasyon nyo rin yan sa jowa nyo. Diba? Kung paano nyo mahal ang jowa nyo, pakita nyo rin sa kanila na mahal nyo sila para hindi tayo iwan. Diba? O, dapat ganun. Wala naman ako pinaglalaban. Kasi sobrang mahal ako ng energy, promise. Ako na nga yung parang ayoko na umalis dito. Oh, yung kahit nasa kahit nasa langit na ako, parang feeling ko Energy FM pa rin yung employer ko. Hindi totoo ha, mga pangga, totoo yan. Oh, kasi dito ko nakita talaga, mga pangga, yung worth ko as a DJ. At tara! Dahilan ng mga Pilipino ko ba nagre-resign sa trabaho? Sabi ni Angelina Burgos, nag-resign kasi na-in love sa kasama pero it's complicated. O ika nga nila, yan yung mga nahila lang sa ibang kumpanya dahil andyan yung jowa nila. Yung gusto ni kuya o ni ate na lagi sila magkasama, pero mahirap din yan. O mahirap din na kapag ka ang jowa mo nasa isang kumpanya lang din kayo. Kasi pagka nagkaroon kayo ng pag-aaway, o damay na trabaho nyo. O, kaya dapat mga pangga, kapag ka magjujowa kayo, medyo malayo. O, yung tipong nasa Manila ka, siya nasa Tugigaraw. Ayan, sabi naman dito, ni Raul Aragon, sabi niya, mababa ang sahod kaya nag-resign ako. Alam niyo mga pangga, nasusolusyonan naman yan yung mababa ang sahod. O, try niyo mag-OT palagi. Mag-OT kayo araw-araw, tataas ang sahod niyo. Yun nga lang, mga pangga, baka pag-uwi nyo sa bahay, hindi na kayo kilala ng aso nyo. Eto naman, sabi dito ni Ate Van Amoya na reason bakit nag-resign dahil toxic ang katrabaho, toxic pa sa TikTok. May tama ka dyan. Kaya dapat alam nyo, dun sa mga katrabaho naman natin, kahit senior pa kayo, o kahit kayo pa yung pioneer na pinagtatrabahuhan nyo,
dapat eh, huwag naman tayo magkaroon ng bad attitude, di ba? O tandaan natin, isa rin kayong empleyado, hindi kayo may-ari ng kumpanya nyo. Di ba? O eto naman sabi ni Ate Jennifer Z, kasi nabuboard na sa work, walang wifi. Ano yan? Naka-dial-up connection pa? Nakakaloka. O para hindi kayo maboard sa trabaho naman, mga pangga. Alam nyo, isipin nyo lang. O isipin nyo lang yung mga trabaho nyo, hindi kayo maboboard. O yung iba kasi, mga pangga, kaya siguro sila naboboard sa trabaho, baka naghahanap na ng iba. O pero sa panahon ngayon, mga pangga, ha, utang na loob, kung wala ka naman lilipatan, nabubwisit ka lang sa katrabaho, huwag ka mag-resign. O mahirap yung wala kang lilipatan. O pa-shoutout naman daw, nakikinig sa atin ngayon. Siyempre si Nifa Marabe. Oh, sabi niya, pabati naman kay Juan Miguel Gamotia. Oh, saan drugstore kami ka ba nabibili Gamotia? sabi ni Ate Jing, dahilan ko ba nagre-resign sa trabaho dahil sa ML? Oo, medyo ano daw, medyo nakaka-istorbo na sa pag-ML niya ang trabaho niya. Well, alam mo sa bagay, mga pangga, kung minsan yung pag-ML natin, pwede natin maging trabaho, di ba? Di ba tama ko, Boy Cam? Bakit? Bakit? Bakit pwede? Utang-utango ka dyan, ngayon wala ka sagot! Kinakausap si Boy Cam, tumatango na, pero ayaw sumagot. Sabi niyo, Rico, huwag ka naman ganyan, baka ma-IR ako. Alis na nga lang ako. May incident report pa ako. Kaloka. O kung minsan alam niyo yung mga hobbies natin sa paglalaro ng mga online games, pwede natin maging trabaho yun eh. Di ba maging streamer ka, pwede yan. Oo. Pero syempre bago mo gawin yan, make sure na sikat kang streamer, di ba? Sikat kang gamer. Kasi kung nagsisimula ka lang, ay naku po. Utang na loob. Ayan, sino ba ba? Uy, good morning din kay Ate Lut Likudan. Sabi natin, India Ringo Baby, salamat at nabati mo ako. 10 years na ako naghihintay ng pabati mo, at least na-notice mo ako. Ah, talaga ba? ikaw na. Ang daming mga pangalan ni Boy Cam talaga nag-ano sa live ko ngayon. Ano ba ang magiging trabaho ni Boy Cam? Boy Cam, ano ito susunod mong magiging trabaho? O, dali! O, susunod! Ay, sabi ni Boy Cam, papalakasin ko na lang ang Lazada account ko. Yung palang gagawin ni Boy Cam. Oo, ano ba ang plano talaga ni Boy Cam? Ano ba itong plano mo, Boy Cam? Oo. Hindi, kami naman ni Boy Cam nag-usap kami. Ang plano niya ay, naiinggit daw kasi siya sa mga namamalimos. Rarakin na rin daw siya doon. Sa ilalim ng underpass. Pa-shoutout kay Arvin Tamayo. Hello sa iyo dyan. At kay Ate Marie Patricia Payoyo. Oh, eto naman, sabi ni Cordavia Kalong, dahilan ng mga Pinoy kung bakit nagre-resign sa trabaho. Dahil sa mga katrabaho nilang parang lamok. Oo, kay boss laging sip-sip ito. Totoo. Marami talaga mga sip-sip sa mga boss, ano? Oo, kaya bangga ha, pagka ganyan, meron kang ganyang katrabaho, ikaw. Oh, this coming Christmas, regaluan mo siya ng bygone. Oo, sabi-sabi nga, saan lamok, sprayan kita. Pa-shoutout kay Alona Sunaya, hello sa iyo dyan. Lut Likudan, binubuli lang si Boy Cam. Uy, hindi ko binubuli si Boy Cam, ha. Ganyan kami magbiruan ni Boy Cam. Oh, kasi ex ko si Boy Cam. Oh, ex ko kasi si Boy Cam, kaya ganyan kami. Oh, grabe siya kay Boy Cam. Uy, si Sisa, hello! Kumusta ka na, girl? Alam mo, gusto ko tanongin si Sisa eh. Sisa! Hindi ako nalilinig. Gusto ko tanongin si Sisa. Oh, kung ano-ano nga ba yung mga dahilan ng Pinoy kung bakit nagre-resign sa trabaho. Gusto mo alamin natin?
Bakit ayaw niyo magsalita? Ay nako. O siya, sino pa ba? Aha, lulikudan ngayon talaga. Kung kailan maganda ang bigayan ng 13 Matte, ganun talaga. Kung minsan, alam mo yung opportunity na makukuha natin sa iba, minsan lang kumatok yan eh. Diba? Kaya dapat eh talaga nga ng mga, kapag may opportunity na, aba, grab na, diba? Oo, ganun talaga. At saka kahit naman na siya ay mag-resign, kami ay mananatiling mga magkakapamilya, mga magkakamag-anak, kamag-anak, hindi kami kamag-anak, mga magkakaibigan. Oo, ganun lang talaga. Ay nako, may mga sagot pa ba? Oo, sabi niya, may asawa na ba si Boy? Kami, hindi ko alam. May asawa ka rin daw. Ay nako, o sino pa ba may sagot? Oo, sabi ni Van, baka si Boy Cam ang papalit kay Captain America. Talaga ba? Bakit naman? Oo, sino ba? Good morning pa, shoutout naman daw po yung co-op namin dito sa OBH Bayania, Dom PC, dito sa Bulhan, Silang, Cavite. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Uy, pwede ba kayong humabol ha ng inyong mga kasagutan? O kung ano ba yung mga dahilan nyo kung bakit nagre-resign ang mga Pinoy sa kanilang trabaho. Yung iba naman nagre-resign dahil nalalayuan sila sa place of work nila, di ba? Eh, ikaw naman kasi, di ba? Biro mo, taga Tugigaraw ka, tapos mag-apply ka dito sa Metro Manila, balikan pa. Ano na, te? Yung totoo, gusto mo bang mabuhay o gusto mo magpakamatay? Hindi, seriously, may mga ganyan eh, di ba? Marami sa mga Pilipino ang ganyan. Yung tipong dahil nagtitipid sila, gusto nila balikan sila. Pero syempre, hindi naman siguro Tugigaraw. Abiyan siya Tugigaraw, 12 oras, so paano na, di ba? Pagbalik mo na Tugigaraw, balik ka ulit Manila. O, dapat alamin mo rin, mga bangga, yung mga magiging consequences mo kapag medyo malayo, itinitiran mo sa place of work mo. Oo, kasi kung minsan naman, di ba, mas maganda rin na malapit ka, di ba, sa place of work mo, di ba? Kung halimbawa sa SSS Village ka nagtatrabaho, di ba? O, tapos ikaw ay nakatira sa Cavite, o, medyo malayo yun, di ba? O, makitira ka na lang sa guard house. Makatuhira, di ba? O, di naman kaya kung gusto mo talaga kapitbahay mo, yung place of work mo, mag-apply kang security guard sa village nyo. O, oh, diba? Ganon. Si Ate M, sabi niya dito, nag-resign na Pinoy. Minsan, dahilan is di siya masaya kasi toxic nga ang paligid. Oo nga naman, diba? Kaya kapag ka merong toxic talaga sa inyo dyan, alam mo, mas maganda gawin na lang natin. Huwag natin pansinin, diba? Kung may mga nakaaway tayo. Ako, ayoko kasi na ganun, may kaaway ako sa ano, sa place of work ko. Gusto ko happy lang tayo. Oo. Ay, nako. Sobrang saya talaga dito, sabi ni Ate Felipe Aguinaldo. Talaga ba? Masaya ka, dalali si Boy Cam. Grabe kayo, Boy Cam, ha? O siya, alam ko maraming pa mga kasagutan. At ibibigay natin yan sa pagbabalik ng Eat Bulaga. Hindi. O, syempre sa pagbabalik ko, dito ba rin yan sa numero 1 FM radio station sa Boom Metro and Mega Manila. Once again, tayo, ikaw, ako, ang 106.7 Energy FM. Uy, teka lang, may nagchat sa akin, ha? Baka tita ko to. Sabi niya, hello, pabati naman daw yung mga SC Joggers ng Tansa, Cavite. O, sabihin mo, mula kay Tita Cheat ang lusog-lusog. Alam mo to, tita ko to, lagi to nagja-jogging, sa totoo lang, ha? Oo, lagi nagja-jogging sa umaga, sa gabi, nasa iba't ibang resto siya. Diba? O kung wala siya sa mga eat all you can, nakinaaling Lydia siya. Ay, ingat-ingat sa pagkain ng lechon, tita, ha? Oo, baka mamaya, nag-enjoy ka sa lechon. Pag huling pagkikita natin, nakakahon ka. Kaloka. O siya, hello po sa inyo dyan. Sa lahat ng mga joggers, kasama niyo pa rin si Rico Baby. Dito pa rin, syempre, sa numero 1 ng FM radio station sa buong Pilipinas. Tayo, ikaw ako, 106.7 Energy FM. Hangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo, Energy!